kasi naisip na hirit eh, no? Tinugtugan mo eh, alam mo namang banding nilang mag-ama yan. Alam ko, hindi pa kasi sila okay ng anak niya. Bakit daw? Ang sabi lang sa akin ni Mama Diana, eh, inatake daw si Mr. Guzman sa puso ng hindi pa siya napapatawad ng anak niya. Ayun. Tibs. Sana wag mangyari sa amin ni Papa yun. Bakit? Eh, hindi pa rin kayo okay ng daddy mo? Alam mo yung feeling na bibit-bit ka ng sama ng loob? Yung issue sa tatay, parang si Mr. Guzman sa anak niya, parang ako, parang ikaw. Edward, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko na kasi makausap yung daddy ko eh. Kailangan magsisi na siya sa mga kasalanan niya para mapatawad ko na siya. Na dapat pakawalan niya na ako. Gustong-gusto ko nang tumawid eh. Please. Bakit bumukas? Bakit mo ayaw pa rin? Hindi kaya may nararamdaman ka pa para sa tatay mo? Sige. Tutulungan kita. Talaga? Sige, salamat. Pero ito yung plan. Pero tutulungan mo din ako. Kung ayaw nila manakot, eh di ikaw yung manakot. Kaya mo naman eh. So mamayang gabi, ikaw ang paparamdam sa giga. Ah, iba ka rin eh, no? Talagang ginamit mo yung problema ko para sa gusto mo. Emotional blackmail yan. Eh, kanina ba ako nagmana? Talented ka. Man. Talented ka, Mang Buisit. Alam mo, ang pangit-pangit mo ka, buddy. Wala kang utang na loob. Utang na loob? Oo. Saan? Dahil ba winarningan mo ako dun sa sumabit na titulo na muntik na namin bilihin? Hindi ko hiningi sa yun. Dahil niligtas ko ang buhay mo. Niligtas? Oo. Eh, muntik mo na nga akong patayin eh. O, naalala mo dito? Ayan, dyan nabagok yung ulo ko. Ano nangyari sa akin? Kung ano-ano nakikita ko. At kung hindi dahil sa akin, eh, barbecue ka na ngayon. I wouldn't mind kung banda lang ang kahati ko sa'yo. I'm good. As long as I have you. Kaso walang ikaw at all, diba? But, you have to promise me that your Sundays are mine. Also, naisip ko rin para lagi tayong magkasama. I can be the band's manager. I'm a comm marketing graduate. Sanay ako dealing with people since that's the nature of my mom's business. Ako nga assistant niya, di ba? Honestly, I'm more qualified for the job. Also, marami rin akong connections. I can easily book gigs for you guys. I'll just contact a few friends. Gosh! Ano ba tong wine na to? Waiter! Yung wine nyo, stale na. Change it! Yes, ma'am. So? Ano mo, Valerie? Matatanggap ko sana kahit hindi mo suportahan yung mga pangarap ko sa buhay. Pag-uusapan naman yun eh. Kung wala kang tiwala sa talent ko, sa mga banda ko, ano naman akong magagawa, hindi ba? Hindi ko naman mapipilit na magustuhan niyo akong lahat. Pero yung pagtangkaan sunugin yung mansyon para mapaalis kami doon. Hindi ko mapapalagpas yun, Valerie. Mas masahol pa yung ugali mo kaysa sa mga multo doon. What? Naaalala mo yung nagkasunod doon sa stockroom bago mag-opening yung bar? Nagmamadali nga kayo magkakaibigan para patayin yung apoy, di ba? May babagsak na kisame sa likod mo. Naalala mo?
Andun ka? Tinulungan mo ako? Paano nangyari yan? Pinagalaw ko yung pinto para makuha ang atensyon mo. Eh di nakita mo may babagsak sa likuran mong kisame. Edward, nakita ko lahat. Si Valerie. Sa kanya nagsimula ang sumunod. May namatay ng dahil sa'yo. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit mo ba ako pinagbibintang ang gumawa nun? Sino ba nagsabi sa'yo, ha? Sinong naninira sa akin? Wala na tayo. Wala na tayo, okay? Edward! 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 Mr. Guzman! Kung ano man ho yung naging problema nyo ng anak nyo, eh, huwag naman ho sana nun hadlangan yung goal ko na makatawid at magkaayos kami ng daddy ko. Kahit wala siyang kwentang ama! Gaya ng daddy mo, iniwan ko rin ang pamilya ko. Ang anak ko. Nung nagsisi na ako, binalikan ko sila. Pero, dahens na nila ako tinanggap. Kahit kailan, dance nila ako pinatawad. Nabuhay akong mag-isa hanggang inatake ako sa puso. Akala ko, deadbolt na ako. Paralisado lang pala. Sa ospital na ako namatay. Na mag-isa. Tayin sa kong tinalaw ng anak ko. Samantalang bago ko sirain ang lahat. Kahit lagnat lang, hindi niya ako iniiwan. Here, Dad. Take your water. Oh, yan! Magaling na ako kanina! Ay, naku, Dad. Sabi ng doktor, bawal ka pa lumabas dito. Hindi ka pa pwede pumasok sa trabaho, ha, Dad? Kulit-kulit mo naman, eh. Alam mo, Dad, ikaw ang makulit, eh. Pero, Dad, huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Aalagaan kita, Dad. Promise. Dad, alam ko na. Para maging okay ka na. Kakantahan kita. Nakuhad lang na matulungan ka ni Edward. Completo.
nakikita. Nag-iiba ang mundo ko kapag ika'y laging kasama. Nyo na muna to, ha? Start mo na yung sasakyan. Pwede pa yan mamaya. Samahan mo ko, Ophelia, sa Heaven's Gate. Tutulungan mo ako sa buffet. Halika. Ma'am, baka pwedeng wag na lang muna ako. Parang lalagnatin yata ako, eh. Nagdadahilan ka ba o tinatamad ka lang, Ophelia? Sabihin mo lang. Nakalimutan mo sa kotse. Ano ka ba naman, Ophelia? Ano na? Behind the Lifeline Bar na tinatawag na ngayong After Lifeline Bar all over social media. So, what's the deal, boys? Totoo bang may pamulto sa gig? Alam nyo, ibibigay na namin sa inyo. Pwede naman kayong maniwala sa nakikita nyo. Pwede din naman hindi. Pero ang sinisigurado namin sa inyo is yung dedikasyon namin sa musika namin. Sa banda namin. At hindi lang ito yung lugar na pwede ka mag-good time. Tama ka, tol. It's the home of our music. Kaya nagpapasalamat rin kami sa suporta niyo. Mas gagalingan pa namin. Parang kinakabahan. Masaya. Tsaka itutuloy pa namin. Gagawa pa kami ng iba-ibang composition namin para sa inyong lahat. So, are we expecting a hit soon? Sana, soon. Parang inspired na inspired ka, Edward. Oo naman, syempre. Inspired by anyone in particular? Kayong lahat. Kayong lahat ang inspirasyon namin. At syempre, kami ang Lifeline Band, ang nagsasabi ng Live your life, love your life.